is up guys? Welcome back to another video here on the BMX channel. So, nandito pa rin tayo sa Kintano, kung hindi nyo napapansin. Diyan pa rin yung all-time crew, sila Gab, saka sila Maika. Pero para sa episode na to, no, para sa How to Wednesday na to, turuan namin kayo paano mag-pull cab. So, para sa trick na to, no, guys, may mga ilan tayong tricks na kailangan nyo munang matutunan. So, syempre, kailangan nyo muna yung bunny up, 180. So, dapat dialed na yung 180 nyo, mastered nyo na siya. Yun lang. So, kung hindi nyo pa alam paano mag-bunny up, no, nandito yung link. Lalabas na lang siya. Tapos may 180 rin tayo. Lalabas ko na lang din dyan. Bago kayo mag-aaral ng full cab. Para tuloy-tuloy na lang siya. Tapos guys, kailangan nyo rin pala matutunan no, paano mag-half cab. So galing siya sa fakie or 180. Siyempre half cab yun siya. Para alam nyo yung paano yung pag-back pedal nyo kung nakakasit kayo. Or paano yung hatak nun kung naka-coaster kayo. So disclaimer lang guys, no, itong tutorial na to ng full cab is para lang sa mga cassette. O kaya dun sa mga coaster na ano lang yung slack, na maliit lang yung slack ng coaster nila. So kailangan may pedal pressure. Since hindi naman ako naka-coaster. So guys, meron tayong tatlong step no, para matutunan yung full cab. So yung una, yung pag-carve, pag-alapag nyo ng 180. Ang pangalawa naman is yung pag-pedal pressure no, galing dun sa fakie na yun. Tapos yung pangalawa naman is yung pihit, yung parang 180 na rin siya galing sa fakie. So para dun sa first step natin guys no, pag-carve, pag-alapag nyo. So advice ko lang sa inyo, galing kayo sa 180, medyo i-under-rotate nyo siya no. So kulang yung rotation niya, hindi siya fully 180. So mga 170, 160. Tapos naka-carve kayo nun para mas maganda yung pagpihit nyo ng hatak papunta dun sa second step natin. So advice ko lang guys, pag mag 180 kayo, yun nga, i-under-routine mo siya. So parang magiging alyup yung mangyayari sa 180 nyo. So kung hindi nyo alam yung alyup, ito na lang siya, no, papakita ko lang sa screen kumpara dun sa regular na 180. So para dun naman sa next step natin guys, which is yung pag-pedal pressure natin, no, galing sa fakie. Kasi makakatulong yun para may ikot nyo yung front end nyo para makapunta kayo sa third step natin. So ang advice ko lang sa inyo guys is pag mabilis yung pag-fakie nyo, kailangan nyo gawin sa pag-back pedal nyo is babagalan nyo, kumbaga sasabihan nyo para hindi masyado mabilis yung pihit, no, para mapakiramdaman nyo kung paano yung pag-pedal pressure nyo, no. Tapos kung mabagal naman yung pag-fakie nyo, gawin nyo na lang is bilisan nyo yung pag-back pedal nyo para makuha nyo agad yung pag-pedal pressure para mahabol nyo siya. Depende na rin naman yun, hindi naman dapat ganun talaga, pero kayo lang makakaramdam kasi nun eh. So madalas yan yung pedal pressure nyan is nasa 45 degrees. So depende yun kung naka left foot forward kayo or right foot forward. So kung right foot forward kayo, ganito yung banda, syempre naka-carve. Kung left foot forward naman kayo, ganyan yun. Saka nyo siya apakan. So pipigilan nyo siya para mapihit nyo yung harap nyo. Para may ano nyo, tawag nyo dyan. Para may harap nyo. Para mas madali yung punta nyo pag transition nyo dun sa third step natin. Itong second step natin guys, ito yung pinakamahirap na part no. So dapat practice lang ng practice kasi alam kong mahirap mag-balance galing sa fakie. Pwede rin, aralin nyo muna yun paano yung fakie nyo, yung papahabain nyo siya. Pero pwede naman yun kahit ano, tawag mo dyan, kahit hindi mo muna aralin kung paano yung mahabang fakie. Kasi ako, natuto ako mag-full cab kahit hindi naman ganun kahaba yung fakie ko. Pero yun. So para naman sa third step natin, siguro ito na yung pinakamadali, no, kasi ito na yung last step natin. Tapos parang masarap siya sa feeling, no, kapag nakukuha nyo siya ng tama. Yun yung pagpipihit nyo na uli siya ng parang 180. So magiging itsura nyan is parang nagmamanual kayo, pero napakasaglit lang nun kasi magpe-pedal pressure lang kayo ng saglit. Tapos yung momentum ng paghatak nyo sa harap, itatapon na lang kayo nun. So dapat onting talo na lang, onting pihit na lang ng 180. So sa una yan guys, kukulangin kayo, magiging 90 lang yan. Parang nung natututo lang kayo mag-180. Pero yun nga, practice lang. Timplay nyo na lang paano yung pedal pressure nyo sa hatak. Kasi di pwedeng sosobra yung pedal pressure kasi uuno kayo. Di rin pwedeng kulang kasi kukulangin yung ikot nyo. Pero yun, practice lang. Kasi yun na yung pinakamadaling step sa full cab na to. So pagtapos guys nung third step, parang 180 na lang siya, no. Tuloy-tuloy na yun. Pihit mo dun sa third step. Mag-fakie ka na lang doon, tapos i-out mo na lang siya, no. So ikaw nang bahala kung paano mo siya i-out, kung half cab or a slider. So yun nga lang. Practice lang talaga guys. Dun lang talaga kayo mag-focus dun sa second step kasi mahirap nga hanapin yun kung nag-aaral pa lang kayo mag-full cab. Yun, papakita na lang namin kayo ng mga combo sa full cab para ma-inspire naman kayo, no, mag-aral.
So that is it for this video muna guys, no. Hope you guys enjoyed the how to. Let me know down in the comments, no, kung ano yung mga gusto nyo pang makita ng tutorial para sa mga susunod na how to Wednesday natin. So ito na ata yung pinakahuli kong video, no, dito sa Kainta. So kita-kits na lang uli all time crew, no. Pakita na lang sa camera. Sup. Check out nyo guys yung all time crew, no. Meron silang channel. Yan sila Gab ngayon, Gab the BMX rider. Papakita ko na lang yung link dito sa kaliwa or sa kanan. Don't forget to like this video, no. Comment uli ngayon sa baba kung ano yung mga gusto nyong mga tutorials sa susunod. Tas subscribe na rin pag hindi pa kayo nakapag-subscribe. See you in the next vid. Peace.